Nandito na kami sa bahay ng client ko. So yan yung house nila. Kakatapos lang gawin. Ayan. So yung mga hagdanan na yan, lalagyan pa daw yan ng salamin. Ang ganda ng ceiling nila. Oh, sobrang taas. Hindi mo kailangan gumamit ng aircon. Oh. At ayan yung baba. Diyan ilalagay yung supa. Good morning! Mag-face mask tayo. Kasi aalis tayo. Doble yung face mask na gamit ko ngayon. So, meron pa ako dito dala. Para sure lang, ito, yan, baon ko. Instead na biscuit, face mask. Pupunta tayo ngayon ng Tarlac at mag-o-ocular lang ako doon. Susuka, titingnan yung mga pagdadaanan ng mga furniture na u-orderin ng isa naming client. So, ang umuulan. Ayan. Umuulan, kaya masarap na tulog. RFID, huwag kalimutan. Para iwas abala. Yan. So, yun lang naman ang lakad namin ngayon, mga chillers. At mga before lunch, andito na rin siguro kami. And so, go! Ang kasama ko ngayon ay si Denden. Ikaw na mapagod. Hindi mo nabalikan na siguro yun. Dapat talaga si Javi na lang yung pinapupunta ko. Tsaka si Denden. Kaya lang, ayaw nila mag-vlog. Sabi ko, ano, challenge accepted na. Pagpunta nila doon, mag-vlog silang dalawa. Eh, ayaw. Ako na lang. Testing nga lang, umuulan, ulan. So, baba na tayo. Dali ko na lang din yung payong. So, bababa pa ako ng 7-Eleven kasi lowloadan ko yung RFID. Tsaka yung chikas ko din. Patayin ko ang ilaw, ha? Patayin ko na, ha? Yan. Kasi meral ko lang yung umaman, eh. Tayo hindi. Ayun. Dali, pa, maninuguro na ako. Magdadala rin ako ng sombrero. Wait lang, kuha mo na ako. Ako, lumalakas ang ulan. Kakaasa. Ganyan pag Reyna. May tagapayo. Pwede ko na lang yun. Yun. So, daan kami! Okay po, sige po. So, andito na kami sa bahay ng client ko. So, yan yung house nila. Kakatapos lang gawin. Up and down. Kaya ako ito pinuntahan, chillers, kahit sabihing malayo. Dahil nag-aalangan ako doon sa pinapagawa nila, ma'am, na set. Malalaking set yon. So, pag mga ganyan kasi na marami yung kinukuha ng client ko. At up and down ng bahay, talagang nagsasacrifice kami. Pinupuntahan namin. Isi-check ko mabuti yung pag-akyat, yung pagdadaanan ng mga sofa, lahat-lahat. Pati yung pag-mismong paglalagyan. Kasi mayroon pong mga client na nagbibigay ng sukat, kagaya nung sinabi ko ng mga nakaraan, hindi po match doon sa paglalagyan. Kumbaga, nagiging mas equipped na yung room nila, sobrang laki nung set, yung iba naman, sobrang liit. Ayan, so maniniguro ako, mga chillers. So, akyatin natin yung loob. So, let's go, pasok tayo. So, ito yung gate. Sure na sure naman akong kasya dito yun. Papagawa nila. Ayan. So, ito yung pinto nila. Makamaro tayo. Uy, yung tights namin. Shoutout po sa Philippines Driver Society, sa mga nag-PM sa amin. Pag kayo mag-a-apply sa akin ng driver, dapat katulad ni Denden. Marunong kayong magsukat, pwede kayong magbuhat, lahat-lahat alam nyo. Kasi alam nyo naman pandemya, di ba? Hindi ako pwede sumama ng
maraming tao. Kaya talagang marami akong mga lakad na naobliga po talaga ang driver. So hindi pa talaga totally tapos sa tapos yung house nila. Pero konting-konti na lang. Siguro nasa 10% na lang. So ayan, nagsusukat siya dyan. Malaki yung space. Bali kasi Sunday ngayon, kaya siguro wala nagtatrabaho. Pero almost done na yung bahay ni Madam. Ang ganda ng ceiling nila, oh, sobrang taas. Hindi mo kailangan gumamit ng aircon. Diba? Tsaka alam nyo na ang bahay. Kapag bagong gawa at wala pang gamit, nag-e-echo. So, ito yung mga pinto ni Madam, oh. Mamas ko po. Ang ganda talaga kapag ka-owning type, no? Para may isang magagandang bahay, may owning type na window. Ang ganda nito pag nalagyan ng kurtina dyan. Pero magandang gamitin na kurtina dito, blinds. So, ito naman yung hagdanan. So, kahit hindi nasukatan yan, kasyang-kasa dyan yung mga items. Dahil yung bed frame naman, sa taas naman yung bubuohin. So, dito pasukatan ko na lang din siguro dito. Para baka gusto maglagay nila ma'am dito ng accent chair, kung ano man. At least nasukatan na din. Sa may pagpasok ng pinto. Grabe, ang ganda ng bahay nila, madam. Para simbahan kalaki. Sana all, no? Pag-uwi na lang siguro nila ma'am, or pag-deliver namin, saka ako magdadagdag ng clip about sa dream house nila, kung papayag sila i-share sa atin. So, akit kami ngayon. Okay naman to. Then, kaya dito, yung mga sofa. 36 inches pa to. Dito, oh. Yeah. Okay, pagpasok mo dito, ito pa uli yung pagagawa nila. Ito naman yung sa taas nila. So, ang laki din. Malaking sofa rin ang pwede dito. Kinuha lang namin mismo yung sukat nung area para panagdigay sila sa amin ng sukat na gusto nila. Masi-check namin kung po pwede. Ang good dito, oh. Oh. Ganda. At first room sa second floor. Pinasukatan ko yung height nitong bintana nila. Wala kayong matanungan eh kung saan nilalagay yung bed. Kaya lang, matatakpan yung bintana ng headboard. Ayan, so kailangan ko talaga malaman kung saan sana nila ilalagay. Para ma-sure ko na lang, pinakuha ko na lang yung sukat nung mula dito sa baba ng bintana hanggang dito sa baba. Kaya kung dito naman nila ilalagay, pwede rin. Ang iniiwasan ko lang, matakpan yung outlet. Pwede rin naman kapag queen size. Pero kung isi 60 yan, medyo alanganin na. Pababa na kami, tapos na rin magsukat, tapos na rin mag-check, kanya. Walang tao, dahil Sunday ngayon. Pinasukatan ko na lang din to, para if ever na magpagawa si Madam dito sa baba, at least may kopya na kami ng sukat. Tapos ito yung kitchen nila. At may pamarienda po dito. Pinapay. Grabe, laki ng bahay nila. Ngayon sa likod. Laundry area. Saya-saya dito. Kung may party-party. Ganon. So, sobrang empty house pa talaga siya. Wala pang kagamit-gamit. Ayan. Paano ba ito buksin? Ah, dito. Oh, mas dito. Wala pa. Ayan, oh. High chair dito, oh. Ayan, pwede niya magpagawa. Kaya dito ang 1, 2, 3, 4, 6. So, ayan, merienda muna. Salamat po sa pamerienda, tinapay, tsaka cook. Ayan. So, yung mga hagdanan na yan, lalagyan pa daw yan ng salamin. Ang bataas, ganun. Ayun. Hanggang dyan. Kasi kung mapapansin nyo, yung corridor na yan, ang tagus niyan, balkonahe ng master's bedroom nila. Tingnan natin dito. Sama ko kayo dun.
Di ba? Di ba sabi ko sa inyo parang simbahan? Tapos ayan yung baba. Diyan ilalagay yung supa. Parang nai-excite na ako, grabe. Tinalo ko pa yung may-ari ng bahay. Tapos dito, yung terrace nila. Oh, yan. Ganda, no? Diyan, malamang siguro lalagay nila diyan. Ano din, salamin din. Kagandahan dito sa probinsya, ang mura lang ng lupa. Sa Manila kasi, Diyos ko, lote pa lang, million-million na talaga. Totoo si pampagawa mo na ng bahay yun, di ba? So yan mga chillers, babalik pa naman ako dito. So doon ko na lang siguro kayo talagang lubos-lubosang itutur sa bahay ni Ma'am. Saka yung hagdanan nila, ang ginamit nila, wood. Ayan o, oh, ganda. Sana lahat may pampawood. Ang mawood kasi mahal talaga din. Ako, mas mahal yan kaysa sa tiles. So tingin ko lang. At least nakatapak ba lang sa bahay ng mayaman? Diba? Oh. Abangan nyo yun mga chillers. Ang ganda nung sopang ipapagawa nila. Kung hindi ako nagkakamali, ganun yung sopa ng isa sa bahay ni Manny Pacquiao. Pinadala pa sa akin yung cook. Pinalang ko. Wala po! Talaga may binigay pa si ate! Salamat po! Den, pabukasin to! Salamat po ha! Yes, meron kaming ano... Tocino! Salamat po na marami! Okay po! Bye-bye po! Hindi ako makapaniwala dun sa halaga ng lote nila. Napakamura lang. 280 to 300,000 lang. Ang laki-laki ng lote. Kaya iba talaga dito sa probinsya. Sarap pagpatayo ng bahay dito kasi murang-mura lang yung lote. Ayun, so may tinapay kami dito. Ang dami! Uwi na kami! Ayan, kausap niya yung ano niya, wife niya, nasa Hong Kong. Ay, itong ano, may-ari ng bahay. Ayan o. Pili na kaming tocino. Tocino? Yes, ulam ni mga, ulam-ulam ni mga bata. Dito, mga ano, pang Maggie. Kati na lang kami ni Dende. Bye-bye. O, ganyan ba yung mga misis niyo? Ha? Yes, laka, nilalanggam na sila, naiinis na ako, tama na. Time check! Ayan, 12:15 na ng tanghali at tilan natin kung ano kanilang luto. Ayun, sinigang na bangus! Yummy! Ayan, so mamamahagi tayo nito. Ayan, bigyan ko din yung driver. Ayan, tocino. Ito pa naman yung brand na gusto ko, yung Pampangas tsaka Mikeni. Ayan, masarap kasi ito. Dahil si Dalaga di kumakain ng sinigang na bangus, ito daw lulutuin niya. Tapos, ito naman yung tinapay. Pinadala na sa amin lahat. Bigyan ko yung mga bata sa baba at yung driver. Parking siya ng ano, ng truck. Kakain tayo. Tapos, coffee. Kasi, umuulan. Ito mo yung box mo. Mas mapait yun. Oo. Hapon na. At kain tayo nito, oh. Bagnet. Matulog ako, mga chillers. Tagal din ang tulog ko. Nasa 3 oras din. Sarap sa pakiramdam. Natutuwa ako doon sa kinamit kong eyebrow tsaka lipstick. Kasi hindi madaling mawala. Hindi madaling mawala. Meron pa din siya. Alam talaga siguro. Pag matutulog ka, naka-makeup ka. Para pagising mo, may aura ka pa din. Okay, ito siya. Nabili ko to sa Watson. Chic Brow Eyebrow Cream. Alam ko nasa 300 pesos yata yun. So, higa muna ulit tayo dito sa sofa. Kaya lang, anong oras na ba? Ano na eh? Magnanay na ng gabi. Ito nga pala, ang tagal na nito. Pari na natanggal yung ano. Hindi ko naisabay-sabay lahat. Okay, para napapalitan, nalalabahan. Ayun pa rin. Medyo naamoy ko pa rin yung wiwi ng pusa.
Kaya gising ko lang kaya matamlay pa ako. Ang dami palang natuwa sa inyo dun sa bed frame na pinagawa ko dito sa room namin. At ang dami talagang nag-interest. At meron na nga po isang viewer. Plano niya magpagawa ng ganito. So hinihintay ko lang yung confirm niya. Ila-line up ko na siya. Gusto niya gantong-ganto din. Lahat, pati materials. Leather din yung gagamitin. Hindi pa namin natutulugan yan. Hindi pa namin nagagamit. Dahil hindi ko pa kaya yung amoy nung wood at nung rugby. Kaya hindi pa siya pwede higaan. Malamang bukas, pwede na siya. Kahit ngayon, alam ko pwede na to eh. Wala naman na ako naamoy kahoy. Kaya dito muna ako nakahiga pansamantala sa sofa. Dito rin ako natulog. Dapat next vlog yan eh. Unang tulog namin sa aming dream bed frame. So next vlog na lang uli yun. Si Javi andun sa sala. Sabi ko dun lang muna siya kasi nga magngangaw-ngaw na naman ako dito sa room. May kupagkwentuhan ako sa inyo. Ilalagay ko kayo sa tripod. So ayan nga pala yung aking bed frame na super duper ang daming na in love. Ang daming nag-PM sa akin. Tapos yung mga pillows ko, ayun o. Lagay ko muna dyan sa baba. Kasi dito nga ako natulog. So, next vlog ka na lang, ha? Excited na ako, eh. Ito yung ilalagay ko dyan na ito. Ayan. Kung hindi ito, ito. May star. At bago ko i-end yung vlog, share ko lang sa inyo yung bahay ni Madam. So, nakita nyo naman sa vlog kung gaano kalaki yung bahay ni Madam, diba? Alam nyo hanggang likod yun. Tapos may garahe pa siya. Hindi ko nga lang kayo na i-tour ng maayos dahil ang plano ko talaga pag-deliver na lang namin ng mga orders nila. Na kulang 500,000 pesos daw yung pagkakabili nila doon sa lote ngayon. Murang-mura lang kasi nga probinsya. Yan naman yung mga presyohan talaga ng lupa sa probinsya. Napakababa. Bukod sa mura ng lupa, ang ganda pa ng nature. Ang ganda ng nature. Ang ganda pa ng environment. Environment! Ang ganda ng paligid. Yan, nahihirapan ka na te. Iba yung simoy ng hangin sa probinsya. Bali rights lang kasi daw yun. So may story siya. So update ko na lang kayo dyan. Pagbalik ko doon. Dahil payag naman sila na i-vlog ko. And tinanong ko rin sila kung magkano na yung nagagastos nila doon sa bahay. So nasa 3.7 million na. So mga katapusan siguro nitong September. Tapos na yung bahay nila. Kasi yung harap nun, ila-landscape daw yun. So yun na lang siguro yung medyo matagal na gagawin doon sa bahay. Nakaka-inspire mga chillers. Pero yung ganun klase ng bahay. Maharlika. Matagal ko nakakwentuhan si Madam at yung anak niya. Sarap nilang kausap. Alam niyo yung napaka down to earth, napaka respeto nila. Sobrang entertained. Alam ko mga busy sila pero talaga nakikipag-coordinate sila sa akin para hindi rin ako mahirapan sa mga orders nila. Sa tagal ng pag-uusap namin, nakarating na kami kung saan-saan, hindi porket may bahay ka na, magiging kampante ka na. So gagawin ko yan ng separate video mga chillers. I-share ko sa inyo yung iba't ibang mga hugot or mga experience ng mga OFW na nakakausap ko na nakapagpatayo na ng bahay. As in, finish na yung bahay nila. Sa halagang 3.7 million, bahay pa lang yun. Wala pa yung mga gamit. Kasi nakita nyo naman, di ba? Empty house pa talaga yung bahay nila. At lalong nakakagigil lagyan ng mga gamit. Kasi alam nyo yun, sobrang relate ako sa nararamdaman ng mga tao umo-order para sa mga natapos nilang bahay. Dahil ganun din naman ako eh. So grabe no, nalula rin ba kayo sa bahay ni ma'am? Saka ang ganda talaga ng bahay kapag ka hindi natinipid sa receiving room, kung may bisita ka, sobrang aliwalas. Ang sarap tumanggap ng bisita. Ang lakas ng motivation sa akin kapag ka ako nakakapunta sa isang bahay na katulad niya kay Madam. Marami! Napanood niya naman sa mga video ko, di ba? Yung mga bahay na pinupuntahan ko. Lalo na yung harap ng bahay nila. Kasi yun talagang unang makikita mo sa bahay eh. Yung harap. Ako pang magsumikap, kailangan ko pa talagang kumayod para balang araw ako din. Nakikita ko yung harap ng bahay ko, ganyan na din. Di ba? Maging kayo. Kaya kung ikaw, nandiyan ka sa ibang bansa, nanonood ka ng video ko, in-stop mo muna yung pagluluto mo, in-stop mo muna yung nakasalang mo sa washing machine. Laban lang. May time talaga na pag nakapagod ka na, tama na to, last na to, uwi na ako sa ganitong buwan, ganyan-ganyan. Naiintindihan kita dyan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, napapagod ka na. Kaya ang kailangan dyan, kung hindi pa tapos yung goal mo o yung mga plano mo, at yan na yung nararamdaman mo, manood ka lang ng mga video na mamomotivate ka. Yung mga i-inspire ka,
ulit ang mga video ko. Kasi sama-sama tayo sa mga pangarap natin na maabot. Laban lang ng laban. Kasi kung kayo nakakaramdam ng ganyan, ako din naman, mga chillers, nakapagod din ako. Lalo kapag matuman, tapos tanong lang ng tanong. Hindi, joke lang. Hindi may iwasan yun na mas marami talaga yung nagka-canvas kaysa sa bumibili. Kagaya sa marketplace, simulang mag-upload ako dyan, nasa dalawa o isang tao pa lang yung bumibili sa akin. Ganyan katumal sa marketplace. Kadalasan talaga sa page at dito sa YouTube. Kasi nakikita nila kung paano namin ginagawa. So baka mga first week ng November po namin maide-deliver yung mga orders ni Madam kasi gusto niya andun si Sir, yung asawa niya, para kahit paano makita niya talaga yung mga items na ipinagawa nila o ipapagawa nila. So para mga cheers, hanggang dito na lang muna po uli ang talata ng libro ng aking buhay. At sana po nag-enjoy kayo at tapos ng video na to na nakangiti. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Itap mo na ang bell sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. So abangan nyo mga cheers, next vlog na yung unang tulog namin dito sa aming dream bed frame. Dream bed frame. Dream bed foam. Dream bed. Thank you for watching again and see you on my next vlog!